Maganda araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Berhel Manalo Dalangin, SSS. Isa po akong religious priest ng Congregation of the Blessed Sacrament. At ako po ay naging misyonaryo sa bansang Francia o France sa loob po ng 5 taon. Doon po ay nag-aral po ako ng 2 buwan ng salita, ang kanilang lingwahe. Naroon po ako para maging bahagi ng buhay parokya ng isang lugar, isang bukid doon po sa France. Ito po ang tinatawag nilang Lamur d'Isère. Ang Lamur d'Isère po ay isang lugar kung saan napapaligiran po ng mga bundok, ang bundok po ng Alps. Pumbagay para sa atin ay isang probinsyang lugar. Doon po ay naging assistant parish priest po ako. Habang ako po ay naroroon, ako po ay naglingkod bilang chaplain para sa youth at sa tinatawag nilang Aumônerie Saint-Piège de la Emmaüs. Ako po ay naging bahagi rin po ng pilgrimage team at ako po ang namamahala sa lahat ng mga pilgrimage. Naalala ko po nung naroroon ako, dahil nga po ito ay isang probinsya, hindi wala po doong kultura ng mall o ng McDonald's o ng mga sinihan. Madalas po ang ginagawa ko para sa aking free day ay ako po yung maakit ng mga bundok. Ako po ay bumibisita sa mga may sakit, bumibisita sa mga matatanda sa tinatawag nila maison de retraite o yung tinatawag po natin old folks home. Madalas din po nung naroroon po ako, no, ay nakikipag-ugnayan po ako sa mga food bank para mag-ayos po kami ng mga pagkain para sa mga mahihirap. Naging bahagi rin po ako ng study group doon, ng isang religious study group kung saan kasama ko po ang mga laiko at inuunawa namin ang mga mensahe ng Santo Papa. Ito po ang tinatawag nilang Atelier Cetad. Nagiging bahagi rin po ako ng pilgrimage sa maraming lugar, no? Mga maraming apparition sites, halimbawa po ay ang La Salette at saka ang Notre Dame du Nord. Isa pong napakalalim sa aking eksperyensya ang napunta po sa France, unang-una na po ay dahil sa kinakailangan ko pong matuto ng salita nila sa napakaiting panahon at kinakailangan ko rin po na matutunan ng kanilang kultura upang hindi naman po ako mag-iiba sa kanila. Isang napakahalagang bagay din po sa akin during my stay in France for 5 years ay ang malalim na pakikipugunayan sa ating mahal na ina. Alam niyo po, bago po ako pumasok ng kongregasyon, ako po ay strongly Marian. Kaya lamang ay napaisang tabi ko ang mahal na Birhen. Nung naroroon po ako at nakakaranas po ako ng homesickness, doon ko po na-realize na talagang kasakasama ko po sa aking paglalakbay lagi ang ating mahal na ina. Na doon ko na po unawaan na sa lahat ng mga pagsubok na nangyari sa akin doon, mga karanasan po ng racism, sa karanasan po ng anti-clericalism, naroon po ang mahal na ina para magpalakas ng loob ko. Naging mahalaga rin po para sa akin ang pakikipag-ugnayan sa tao. Alam niyo po, nung naroroon ako, ay isa sa madalas kong dinadalaw ay ang Maison de la Paix or House of Peace, kung saan nagkakatipon-tipon po ang iba't ibang klaseng mga tao sa nanggaling sa iba't ibang klaseng lugar, iba't ibang klaseng bansa, at may iba't ibang paniniwala. Doon ay naging bukas ang aking puso para unawain ang buhay ng bawat isa, sa amin. May mga hindi naniniwala sa Diyos, may mga komunista, may mga nakaranas ng matinding racism or persecution sa kanilang bansa, may mga refugees. At doon ko naunawaan din, no, kung ano ang aking role bilang isang sinugo ng Panginoon upang magbatid ng kanyang mabuting balita. Isang nakakatuwang isipin na ako, isang Pilipino, ay naroroon sa isang lugar kung saan walang kapilipi-Pilipino.
Ang naalala ko lamang po sa isang napakalaking kabundukan na yon, dalawa lamang kaming Pilipino, ako na nasa parokya at isang Lasalet Father na nasa shrine ng Lasalet na malapit lamang po sa aking parokya. Hindi ko nagagamit ang aking sariling salita, ngunit gayunpaman, daladala ko ang aking pagka-Pilipino habang ako'y naroroon. Dala ang naalala nila sa akin ay ang aking ngiti, naalala nila sa akin ang aking pagiging maalalahanin. Ngunit na kung iisipin ko ay hindi naman akong taong talagang palangiti, hindi naman akong taong tunay na maalalahanin. Na-imagine ko lamang na siguro ito yung mga tunay na katangian ng mga Pilipino na dala-dala ko doon. Na talaga naman kanilang hinangaan, kanilang pinanghawakan na ito ang tatak ng Pilipino. Ay isang mahalagang maunawaan din natin habang tayo'y nasa misyon ay ang kahalagahan ng katahimikan. Pinagpala ako na mapunta sa kabundukan, papaligiran ng magagandang tanawin at sa loob ng katahimikan ngayon, no, ay mas naunawaan ko rin, napalalim ko rin ang aking pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Na siya namang nagiging mahalagang bagay rin ngayon na ginagamit ko. Ngayong ako ngayon ay naka-assign dito sa San Jose del Monte, Bulacan, sa aming novitiate bilang Director of Novices at Superior ng Bahay. Sa bandang huli, hinihiling ko rin po para sa inyong lahat na alalahanin natin yung tawag sa atin ni Pope John Paul II nung siya ay pumunta dito noong January 5, 1995. Tinawagan niya tayo, lahat ng Pilipino, upang maging misyonaryo sa buong mundo. Ito po ay isang bagay na pinanghawakan ko nung estudyante pa po ako at isang volunteer sa UST nung tayo dinalaw ng Santo Papa. Hanggang ngayon po ay iniisip ko pa rin, no, ang mensahe niya habang paulit-ulit na sinasabi ko sa aking puso, no, as the Father has loved me, so I have loved you. Minahal tayo ng ating Panginoon at dito ay natututunan nating mahalin din ang iba. Dito ay natutunan natin na maging tulad ni Kristo sa kanyang pagsasakripisyo ng kanyang sarili. Maraming salamat po sa inyo lahat sa inyong pakikinig at pagtitiwala. Pagpalain po kayo ng Panginoon.